Naniniwala po kayo na naniniwala po ba kayo na hindi natatakbo sa anumang posisyon sa politika itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tingnan po natin ang sitwasyon. Malakas po ang panawagan ng kanyang mga supporter na muli po siyang tumakbo sa politika. In fact, isinusulong po nila ang posisyon sa pagkasenador para po mabigyan daw ng boses ang paniniwala nila. Kasi syempre, para sa kanila, perpektong leader itong si Rodrigo Duterte. Kaya naman, hanggat maaari, isusulong at isusulong nila ang paniniwala nila na maging muling politiko ito sa hinaharap. Pero basically, hindi na yan mangyayaring presidente dahil alam naman natin na meron pong constitutional limitations na isang termino lamang for 6 years ang isang pangulo. Possible ba na tumakbo siya sa pagka-vice presidente? I don't think so. Kaya nga umatras po yan sa nakaraang halalan considering na meron kasing constitutional question in the event na siya ay tumakbo at manalo. Or kasi kung matatalo, hindi naman siya mako-question. Pero pagka nanalo, there is a possibility na magkaroon ng constitutional question or crisis doon sa magiging outcome ng eleksyon. Pero sa pagiging senador, wala pong balakid dito. Sa pagiging kongresista, wala pong magiging balakid. At muli sa pagiging mayor, sigurado walang balakid. At winnable naman, to be honest with you, sa tingin ko itong si Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa pagka-mayor at pagka-kongresista. Sa pagka-kongresista, tingin ko hindi niya aagawan ng pwesto ang kanyang anak at ganun din naman ang kanyang anak sa pagka-mayor. Kaya ang possible lamang na posisyon na pwedeng takbuhan talaga nitong si Rodrigo Duterte ay pagka-senador. At dahil nga po malakas ang panawagan, maaaring ito'y maging dahilan para po muli niyang pakinggan ayon sa kanya ang panawagan ng kanyang mga supporter. Kaya tingin natin, bagamat sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na siya po ay hindi tatakbo sa politika, eh malamang sa malamang tumakbo po ito katulad po ng mga ginawa niya sa nakalipas na panahon na makailang beses pong nagsasabi na hindi tatakbo sa politika, pero alam naman natin ang naging outcome at decision niya nga na tumakbo sa politika. Dito sa mapapanood po natin balita, syempre natanong itong si Rodrigo Duterte, in particular diyan po sa kanyang layunin sa politika at saka sa nangyayaring gusot ng mga supporter niya. Alam niyo, itong mga supporter niya kasi, ito talaga yung very vocal sa pagsulong ng destabilization efforts laban po sa ating kasalukuyang gobyerno. In fact, ang mga nagpapakilalang supporter niya na ito ang talagang nagsasabi ng ipinoproklama po nila bilang presidente na itong si Vice President Sara Duterte at wini-withdrew ang support kay Pangulong Bongbong Marcos. I am pertaining particularly dito kay Kapitan Tanda or Clemente Enrique, which alam naman natin nag-signify po ito o nag-petition po ito doon sa change.org at nangihimok sa mga kapwa po nating Pilipino para mag-signify sa kanyang sinasabing manifesto. Pero ang naging outcome po niyan para sa mga kaklasmate niya, in particular sa class 1983 Matikas, ay itinatwa po siya. Lahat daw po ng mga sinasabi nitong si Enrique or Kapitan Tanda ay para lamang sa kanyang sarili at opinion niya lamang. O pakinggan po natin, nakalimutan ko pang banggitin itong si Macanas. Ano? Si Macanas, isa rin po ito sa supporter nitong si Rodrigo Duterte na sa ngayon patuloy pong nagpapakalat ng fake news. Yan ay nagre-resulta sa destabilization efforts, quote-unquote po tayo dyan. Kasi meron talagang mga ugong-ugong na katulad ng pinapakalat na misinformation or disinformation itong si Macanas na nag-uusap-usap daw po ang mga general, retirado, at ilan daw dito ay aktibo na mga opisyales ng AFP at PNP para po agawin or pababain sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinabulaanan na po iyan ng ating Armed Forces of the Philippines sapagkat ayon sa ating spokesperson na si Colonel Bedel Aguilar ay solido po ang suporta ng AFP para sa ating Pangulo. At nandiyan po sila para magsilbi sa ating bayan, kilalanin ang ating konstitusyon at sumunod sa mga legal na order ng mga namumuno sa ating bayan.
Ngunit, hindi pa rin nawawala ang ugong. Kaya naman, sa press conference na nangyari noong January 6, yung isa sa ugong na ito ay tinanong sa taong napapasama sa ugong. Ang tinutukoy natin, walang iba siyempre, kung hindi itong si Rodrigo Duterte. At ayon dito sa kanya, wala po siyang kinalaman sa anumang destabilization efforts or pakikipag-usap sa mga opisyales na yan na retired sa ating AFP at PNP. At doon nabanggit na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang layunin na muli pang tumakbo sa politika. Muli po natin balikan ang pagkakataon na yan sa balita ng UNTV. Pakinggan po natin ito, mga tol. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa issue ng destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Lucille Lloren humahatawa. Hataw Balita. Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palihim siyang nakikipagkita sa mga opisyal ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP para sa umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, meron bang culprit na umaamin? Ano? Meron bang isang tao na gumawa ng kasinungalingan na magsasabi ng katotohanan? Meron bang isang tao na nagnakaw na aaminin ng kanyang ninakaw? Kung meron man, depende sa circumstance. Pero alam naman natin na sa circumstances nitong si Rodrigo Duterte, katangahan kung siya ay aamin na nakikipag-usap siya sa mga retiradong general o aktibong miyembro ng ating armed forces at Philippine National Police. Kasi the moment na aminin niya yan, syempre malalagay sa alanganin ang kanyang public personality bilang dating opisyales ng gobyerno, bilang dating presidente at higit sa lahat, meron din siyang pinangangalagaan na titulo bilang isang abogado. Ano? At maaaring malagay siya sa panibagong kaso na maaaring kaharapin niya sa hinaharap. O kaya hindi aamin talaga. Common sense naman 'yan. Ano mga tol? Pag tinanong mo ang isang tao, meron ka bang kinalaman sa planong destabilization sa kasalukuyang gobyerno? Normal na tumanggi ka. Kasi abnormal kung aamin ka. No? Ika nga, bibihira sa mga sinungaling, bibihira sa mga gumagawa ng mali, ang umaamin sa kanilang pagkakamali. O kaya, nasa sa inyo ngayon, kung ang pagtanggi na ito nitong si Rodrigo Duterte, na wala siyang kinalaman sa mga destabilization efforts ay makatotohanan o hindi. Pero balikan po natin ang mga kaparaan ng ginagawa ni Rodrigo Duterte sa mga nakalipas na linggo at buwan. Hindi maikakaila na sinasabi niya na supported niya ang kasalukuyang gobyerno, pero hindi rin maikakaila na yung kanyang programa kung saan ang nagmamay-ari nito ay si Apollo Quiboloy ay napaka-critical sa kasalukuyang gobyerno. At hindi rin maikakaila kinalaunan na ang kanyang anak ay nagsumbong sa kanya tungkol sa confidential funds. At dito nga, nabanggit niya na ang mga hindi niya dapat banggitin sa harapan ng publiko. Hindi ito maikakaila sapagkat ito ay napanood po natin inere ng SMNI at nire-upload sa iba't ibang platform nito sa social media. Partikular, ang panawagan ng civil disobedience at indirect na panghikayat sa mga kapwa po natin Pilipino, partikular sa ating mga sundalo at pulis. Nabantayan ang House of Representatives. At dito sinabi niya na ang House of Representatives is the most rotten institution in the country. To the extent na siya po ay nagbanta twice sa isang kongresista diyan po sa kongreso. At lahat po ng iyan ay indikasyon na discontento po siya sa kasalukuyang nangyayari sa ating politika. O, kaya nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo sa kanya na wala siyang kinalaman sa destabilization efforts na inannounce na sa atin noon pa, no other than ng ating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita.
Ayon kay Duterte, wala siyang anumang kinalaman tungkol sa umuugong na isyu. Wala rin anya siyang nakikitang malaking mali sa pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo para patalsikin ito. Ginagawang pulis o pati yung military na magkipag-meeting sa akin from this time. Bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Naguguluhan ako sa reasoning dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano mo i-destabilize ang sarili mong gobyerno? Kasi sabi niya, bakit hindi ko yung ginawa nung nasa height ako ng posisyon ko? Pwede ba yun? I-destabilize mo ang sarili mong gobyerno? Ang pinag-uusapan kasi dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, is ang Marcos administration, which is alam naman natin na wala na kayo sa posisyon. Ano? Yung reason kasi niya, bakit niya daw hindi ginawa yan nung presidente pa siya? Eh, parang katangahan yun. Ka-abnormalan kapag dinestabilize mo ang sarili mong gobyerno. Tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. For what purpose to what place somebody cares in face of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Sinasabi niya, komportable daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang ang hirap kasing paniwalaan eh. Dahil unang-una, after nung meeting nila ng kanyang anak, nag-iba ang situations, in particular, dito kay Vice President Sara Duterte. Meron akong ipapakita sa inyo na malinaw na video, mga tol. At itong video na ito, tingin ko, ang pinakamakatotohanan sa lahat. Kung saan, pati ang mismong vice presidente po natin, mukhang pinapasaringan na ng pinaumpisahan ninyo Rodrigo Duterte na di umano'y addict ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa mga nakalipas na araw, nakita po natin na ito pong video ay iba-iba ang version. Ano po? Iba-iba ang version ng video. Pero dito po sa ipapakita ko sa inyo ngayon na isang video na hindi po putol, malinaw po ritong sinabi nitong si Vice President Sara Duterte ang mga katagang masarap yan, nakaka-addict yan. Kasi akala ko nung una, edited yung video. Pangalawa, doon sa pangalawang video, putol naman yung video. Kaya sabi ko, mukhang ito yung original video kasi lang putol pala. Eh, ito yung ikatlo ngayon na nakita ko sa internet. Salamat sa nag-send sa atin. At dito, muli nating panoorin. At makikita nyo rin dito kung paano umakto itong si Vice President Sara Duterte. Pati yung pagtabig niya sa kanyang bodyguard dahil lamang hindi kagad na ibibigay yung hinihingi niyang pulburon. Panoorin ninyo, mga tol. Yan na, natanong, mabagal kumilos yung kanyang bodyguard, hindi kagad nakuha yung pulburon. Kaya ginawa niya, tinabig niya yung nakakulay green na bodyguard niya. May buha ng pulburon. Tapos ito na ngayon yung kabuuan ng video hanggang sa masarap yan, nakaka-addict yan. Ayan! Yun, hindi na ito sasabihin natin edited kasi kitang-kita naman natin sa labas ng kanyang labi ang mga katagang binigkas niya ang nakaka-addict yan. Bakit niya kailangang sambitin yon sa harapan ng isang bata? At pakunan pa ng video ang tagpong ito. Yan ay pagpapakita ng parang kawalang galang sa kanyang sinusuportahan at sinasabing minamahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang mga supporter pinapakalat
na merong pulboronic video. Pero ang nakakatawa ngayon sa sitwasyon, ang pulboronic video na yan ay pinabulaanan mismo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not know now kung ano pa ang masasabi ng mga DDshits sa pulboronic video. Kasi no other than Rodrigo Duterte stated that hindi totoo yon. Kung meron yan, matagal nang lumabas yan. Panoorin natin ang video na ito. Ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger, Maharlika, in social media, is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would... Grabe yung kasinungalingan na pinapakalat ng mga DD sheets, ano? Pati si Secretary Boyeng Remulla, dinadamay pa. Pero inyo ang nagde-deliver at bumibili itong si Remulla at First Lady respectively. Tapos ang gumagamit si Pangulong Bongbong Marcos. Anak ka ng teting talaga itong mga DD sheets na ito. Happened to the country kung mapatunayan. Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Ano yan? Yan, video? Well, I can see that every... Hindi lang leader. Lakan ang leader dito. Maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Diba? There's no such thing. Kasi kung nandyan yan, kung meron yan, matagal nang lumabas yan. O yan yung katotohanan na walang pulboronic video. But going back dito sa issue ng destabilization, perhaps parang unti-unti na nating nararamdaman ito sa kasalukuyan. Alam niyo si Harry Roque, nitong nakaraang pag-uwi niya rito sa Pilipinas, nag-live streaming yan sa Estados Unidos. Nagtataka nga ako kay Harry Roque kasi sa kabila ng sinasabi niya na ayaw niya sa Estados Unidos at ayaw niya sa mga Amerikano, at syempre yan ay pro-China, yet ang holiday season niya, particularly ang pagsalubong sa bagong taon, sinalubong sa bansang Amerika. Doon sa kanyang live streaming sa airport bago umuwi dito sa Pilipinas, nilinis niya ang kanyang sarili na siya ay kaya lamang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sinuporta ni Inday Sara itong si PBBM. At doon, bagamat sinasabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait, meron naman siyang negatibong komento para dito. Higit sa lahat, sinadjust niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay magpa-drug test. Ang mga salita na yon nitong si Harry Roque ay pagpapatunay lamang na sa tingin ko, sa aking opinion, wini-withdraw niya na ang support kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya yan gagawin, syempre, kung walang blessing ng kanyang kinikilalang leader. At ang kanyang kinikilalang leader, walang iba kung hindi itong si Inday Sara Duterte. At dahil doon, maaari kong i-conclude sa aking pananaw na wini-withdraw din indirectly nitong si Sara Duterte ang suporta para kay Pangulong Bongbong Marcos. And that explains everything. Kasi bakit? In the event that PBBM will be removed from the office, the constitutional successor of President Bongbong Marcos will be Inday Sara Duterte, the ultimate beneficiary diyan sa gagawin nilang pagpapaalis kay Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat maging mapagmatsyag po tayo dito, mga tol. Sa mga maaaring ikilos ng Duterte camp, ng mga supporter nito,
at ilang pang mga nagtatangkang magpatalsik sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang maganda lamang sa ngayon, yung tunay na opposition, ang Dilaw at Pink, medyo nagiging kakampi po natin ngayon. Kasi para sa kanila, ayaw po nilang maibalik o maluklok muli sa pwesto ang isang Duterte. Hindi nila papahintulutan na ang isang Duterte ay makabalik sa Malacanang, lalong-lalo na sa isang extra legal means. Yan ang mga kasalukuyang sitwasyon. O, kaya nagpapasalamat din tayo kahit kalaban natin sa politika ang mga Dilaw at Pink, nananatili silang umaayon kung ano ang isinasaad sa ating konstitusyon. Unlike itong mga DDCs na talagang gustong bastusin ang konstitusyon at isulong ang interes ng mga hinahangaan nilang politiko, partikular ang mga Duterte. At sa susunod na bahagi ng balitang ito, siyempre, ang pagsusulong ng kandidatura nitong si Rodrigo Duterte na ginagawa ngayon indirectly ng kanyang mga supporter. Ano ang pahayagyaan naman nitong si Rodrigo Duterte? Pakinggan natin sa balita. Na wala na siyang planong pumuli sa politika. Dahil bukod sa siya'y matanda na, kontento na siya sa kanyang mga naabot. Tapos na ako. I have my time. I was given a time to be there to contribute something to my country. Tapos na. Nang matanong naman kung sino sa tingin niya ang nagpapakalat ng umano'y destabilisasyon, sinabi ni Duterte, "It's all the insecurity maybe. It's all in the mind." It's all insecurity maybe. It's all in the mind. Eh, sino kaya yon? But anyway, mga tol, gusto ko lamang i-establish sa inyo na merong denial itong si Rodrigo Duterte for destabilization efforts. At the same time, sinasabi niya na hindi siya tatakbo sa politika. It's up to you to believe or hindi dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat.